Bukod sa mga tsuper, nababahala rin ang ilang pasahero sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Hindi raw kasi malayo maapektuhan din sila kapag nagtuloy-tuloy pa yan. At live mula sa Quezon City, may unang balita, si Bam Alegre. Bam, good morning. Maris, good morning. Ngayong araw ng kagitingan, kailangan magiting na harapin ng ating mga motorista ang panibagong serye ng oil price hike. Ngayong araw, panibagong oil price hike na naman. 1 peso and 55 centavos sa kada litro ng diesel. 1 peso and 10 centavos naman para sa kada litro ng gasolina. At 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Dagdag-dagok ito para sa tsuper na si Jomar Lugto, biyahan ko ba o Quiapo. Sa tansya niya, halos 1/4 na kinikita niya matatapyas dahil dito. Malaking epekto yan, sir. Kasi pahirapan po yung pasada ngayon. Tsaka wala pa masyadong tao. Nabalitaan naman ang tsuper din si Arnold Pagia na may inihahandang fuel subsidy para sa kanilang mga PUV driver. 6,500 pesos para sa tulad niya ng mamasada ng traditional jeepney. Ganito rin ang nakahandang fuel subsidy sa mga driver ng bus, minibus, tourist, school bus at mga taxi. 10,000 pesos naman para sa mga driver na ng modern jeepney. Suma total, 1.6 billion pesos ang ilalaang pondo para sa fuel subsidy ng mga PUV operator at driver. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hinihintay na lang nila ang utos ng Department of Transportation na ipamahagi ito. Maganda po yung plano ng gobyerno na yun para sa amin. Kasi pag taas ng taas, nahihirapan din kami kung lumiliit yung kita namin. Imbis na dagdag kita na namin, mapupunta pa sa diesel. Meron ding ayuda para sa mga tricycle driver, 1,000 pesos. 1,200 pesos naman para sa mga delivery rider tulad ni Marvin Deha. Nababawasan din kasi ang take-home pay nila tuwing tumataas sa mga produktong petrolyo. Hindi naman sobrang hirap, kaso kabawasan din sa kita gawa ng yung kahit pa piso-piso, malaking bagay sa amin yung bilang mototaxi rider. Ayon naman sa pasaherong si Anselmo Bautista, nakakabahala ang sunod-sunod pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi raw kasi malabo na baka silang mga namamasahe ang maapektuhan kapag nagkataon. May epekto sa amin yan. Tataas yung gasolina. Katulad nung mamamalingki ka, sasabihin nila tumaas yung gasolina, tataas din yung transportation nila. Maris, recap sa naging galaw ng produktong petrolyo noon last week. Umangat yung presyo ng gasolina ng 45 centavos habang nabawasan naman ng 60 centavos ang diesel at ng 1 peso and 5 centavos ang kerosene. Ito ang unang balita mula rito sa Cubao, Quezon City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.